Nunood. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Binigay na ni Kuya ang unang lucky task ng mga housemates na kumita ng 20,000 pesos sa pamamagitan ng pag-alter ng mga damit na galing sa Ukay-Ukay. At ang lahat ng kikitain ay mapupunta sa Charity First, ang organisasyon na nakapagpaaral kay Jerome. Malaki yung naitulong nila sa akin kung asan ako ngayon. At sa gitna ng pagsasagawa ng weekly task ay pumasok ang isang bata na nagbigay daan sa revelasyon ni Jesse. Oh my God. Oh. This is my baby picture. Yeah, I guess yun siguro. Isang trans man. I'm just glad that he can be himself now. At ang emosyonal na pag-uusap ni Jesse at ni Mommy Vanjie. Yan yung simbolo ng aking comfort sa'yo. Thank you. Abangan ngayong gabi. Mapagtagumpayan kaya ng housemates ang kanilang unang lucky cat? Dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Matapos ang emosyonal na pag-uusap ni na Jesse at Mommy Vanjie. Vanjie? Pa? Kamusta ang pagkikita ng iyong anak? Sobra pong saya tsaka magaang po yung dibdib ko po. Ang pagpunta mo rito at pagharap mo sa camera ay isang patunay kung gaano mo siya kamahal. Na ang isang magulang walang hindi kayang gawin para sa kaligayahan ng kanyang anak. Maraming salamat po, Kuya. Samantala si Jesse, masayang kausap si Baninay at Tanner tungkol sa jacket na ibinigay ni Mommy Vanjie sa kanya. My mom, earlier, she gave me the jacket. Ah, nanay mo talaga yung nagpunta dyan. Sobrang saya, Kuya, kung sa may isuot niya iyon. Naging daan din ho siya para magkita ulit sila mag-ina. Hopefully, when I get into the outside world, our relationship will be strong. So thank you. Of course. I mean, I feel like he feels an appreciation for what we did for him, and it just feels good to me to know that something good came out of it for him. Hindi lang naging makapuluhan para kay Jesse, kundi para na rin sa mga housemates na tumulong sa kanya ang naging pag-uusap ni Jesse at Mommy Vanjie. At pati tayo, madami tayong natutunan. Good evening, Team Kapamilya! Ito ang Pinoy Big Brother Lucky Season 7! Live tayo ngayong Sunday night sa talagang grabe ang energy ng mga tao nandito sa harap ng bahay ni Kuya dahil maya-maya ay i-reveal na natin kung sino ang magiging ikalawang lucky son ni Kuya. Sino nga ba? O diba talagang pang big night ang energy, kaya naman kapit lang dahil sisikat na ang ikalawang lucky son ni Kuya maya-maya lang. Samantala, maalala natin na noong binigay ang secret task ni Jesse, automatic nomination ang magiging kapalit kapag natalo siya sa task at immunity naman mula sa nominasyon kapag nagtagumpay siya. Ang tanong, talaga bang walang nakaalam ng kanyang sikreto bago niya ito sinabi sa mga housemates? Narito ang kwento. Bago ko man sabihin ni Jesse ang kanyang sikreto, isa-isang kinausap ni Kuya ang housemates para malaman kung alam ba nila ang housemate na may tinatagong sikreto. Nitong mga nakaraang araw, isang housemate ninyo ang may itinagong sikreto mula sa inyo. Isang malaking sikreto. Ito ang itatanong ko sa iyo. Sa palagay mo, sino ang housemate na may itinatagong sikreto? Kuya, sa palagay ko may itinatago si Baninay. Baka may nagbabalik na feelings. Si Will. Gay siya. Isa sa mga housemates na may malubha na sakit. Si Baninay siguro. May buntis. Si PJ po may sekreto po. Baka mahal niya pa rin si si Baninay. Samantala sa activity area, nilapitan ni Yong si Twi. Karoon ng Mitchu. Akala ko si Edwin, magalit ako.
Alam mo ganyan, hindi ngayon mo siya ganyan. Tara, ako sa'yo, aking sinta. My, my, aking prinsesa. Buwa ka. Oo nga, diba? Na-notice ko rin. Diba? Char-char lang, diba? Para mga, ano, papahapi-hapi. Aking sinta. My, aking prinsesa. Kasi siya nagpapasaya sa buhay mo. Char-char. Hindi, dyan nagsimula sa char-char. Char-char. Kaya naman nang tinanong siya ni Kuya tungkol sa maaaring nagtatago ng sikreto. Bigyan mo pa ng final answer. Si Edward na lang, uy. May gusto siya sa akin. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Matapos tanungin ang lahat at matapos malaman ng housemates ang sikreto ni Jessie, pinatawag na ni Kuya si Jessie tungkol sa kanyang naganap na secret task.